Minasan, genki desu ka? Konnichiwa, konbawa, or whatever. Good evening, good afternoon, at kamusta po ang lahat. Please subscribe sa aming YouTube dahil nandun po lahat ng information at mga latest video ay lagi nyo kaabangan. So please subscribe sa YouTube. Mag-usap tayo, Vicky Ozawa, sa YouTube po. Onegaishima. Thank you! Nagpapasalamat po ako sa pagpunta nyo dito ngayon. Sa first time ko pong magbigay ng konting pag-iisip. I-share ko po sa inyo ang school sa Japan ang unang dumating ako. Dumating po ako dito as a talent. Talento, syempre, tulog ka sa umaga, gising ka sa gabi. Sa gabi, ang buhay mo, syempre, like, maganda, masaya, dal, sexy, diba? Kailangan mo dito sa pagkatrabaho ng oras na umibig, kinasal. Kasal na, syempre, nandito na lang. Parang, hindi ata ito ang buhay na gusto ko dahil yes ko sa Pilipinas kahit pa paano. Pagkasal na ako dito, ikaw ang gagawa ng lahat ng gawain sa kusina. Ikaw maglilinis ng bahay. Ang pinaka-shock ko is, ang mag-asawa pala nito ay hindi natutulungan sa loob ng pamamahay. Na sa Pilipinas, minsan si tatay, di ko ba? O ating magulang. Kung baga saan nakikita natin na nagtutulungan sila. Na ang expect ko nung nakapag-asawa ako ng hapon, magiging ganun din ang mangyayari. Wala na akong magawa. Yun ang nangyari. So parang na-stress ako. And then after a year na ma-stress ako, nagkaroon ako ng sakit na hindi nila alam kung anong nangyayari dahil bigla na lang ang sikmura ko from here to here, papalik siya na nakakasakit-sakit. Na hindi ko alam kung meron akong cancer o whatever. Hindi ko nakahaya talagang para kang mapasok sa puso ko na hindi ako makahinga na talagang hanggang sa in-emergency niya ako. Dinala niya ako ng hospital. Wala nakita sa nais. Hindi ko maubos maisip kung anong sakit ito, bakit ganito to. Ilang beses ako na emergency, hindi ako nagpapahin nila ako maihintan dahil hindi ako marunong ganun kadaling, ganito kagaling maghapon. So, dumating na ang oras na ilang buwan, every week, kailangan ma-emergency ako hanggang sa lumala na kailangan i-confine ako. Pero nung kinukonfine ako, biglang may doktor na kailangan daw tignan yung stomach ko. So, nagulat ako doon sa doktor kasi tinusukan niya ako ng isang injection na halos mawala ako sa sarili ko na bakit ano to. So, hindi ako nagising. Pero ando na ang hininga ko. So, hindi nila ako basta yung sabihin patay dahil meron pa akong humihinga ako. Nung pala natutulog sa ospital pero hindi pwedeng ipakita sa ibang pasyente dahil nga syempre bawal sa ospital yun. Against the rules nila yun. So, ang nangyari, natutulog siya doon, pupunta siya ng maaga, tapos alis na muna siya kunyari ng mga oras ng kung anong oras yung time ng ospital. Let's say 8 o'clock, uwi na kunyari siya. And then, after an hour, babalik siya. May dala po siya ang dyaryo. Doon niya ako babantayan na nakahiga siya sa lapad. Kumbaga sa ano, hindi simpleng sakits ang naramdaman ko sa tiyan ko dahil pumapanik talaga siya sa heart ko sa hanggang one week sa ospital kapag samantala sa Pilipinas, diba? Painumin ka lang ng gamot kung may sakit ka. Kailangan daw, wala akong magawa. So, sunod ako sa hospital. Maski medyo naiirita na rin ako na na-figure ko ito. Panay ang galit buhay ko. Okay, mahal ko sa plano na pagkarami-rami. Bakit ako magagawa ng almusal niya sa araw-araw tanghali? Bakit sasampay at itutupi ko? Bakit hindi siya tutupi? Sa loob ko dahil hindi ko makuha ang anak ko. Pero alam niyo ba, sa iyo ay puro iniisip ko is question mark, big question mark, and another question mark. Walang mangyayari. Isang beses, namamasyal kami mag-asawa, nagpunta kami sa katedral. Katedral Church dito po sa Tokyo. Kami may nakita kami isang pirasong papel na ang nakita
7 Hail Mary, lahat ng tanong mo, lahat ng binanggit ko sa asawa ko ang nakalagay ito sa papel. Sinabi ko sa papel. Namin yung nakalagay sa papel. Araw-araw.
makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hokkoshi. Kung makikita nyo po ang tubig na galing dun, ay ito po sa Diyos na ito na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hokkoshi. Talagang makikita nyo ang, yan, patong ipofocus po natin ang tubig, galing po dyan, dito. Kaya huwag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegai shimasu, yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice.